to be. I called them back, and I'm glad to listen as a guest since 2012. Yes. Trina Belamide. Yeah. Yes. Lagi ako nang kakaula yung Belamide. Oh, lahat naman yun ang ano, pagkakamali. Pero, at least hindi Belamide. Oo, pwede rin naman. Yeah. Belamide, inaalam parang Marcelo. Yeah. Belamide. Yeah. Yeah. There you go. Pero ang hindi natin makakalimutan yung mga likhang awitin ni Trina. Mamaya, dadaanan natin. Sana madaanan natin lahat. Oo, oo. Pero kung hindi natin madaanan, balikan nyo na lang yung 2012 edition. Oo. Andun yung mga mas mahabang version. Ah. Trina, welcome back. Yeah. It's good to be back. Thank you for having me. Masaya akong nandito ulit ako ngayon. Oh yes, especially itong episode na to kasi nag-celebrate si Trina ng 25th year anniversary sa songwriting niya. Yes. Wow! 25 years. Mahirap yata ang pagkasahin yun sa isang... Oo, sa isang episode sa... Episode lang, ano? Pero susubukan natin. Unang entrada mo sa music industry. Actually, malaking bagay si Boy Ortiz. Nako. Si Boy ng The Company. Oo. Oo. Kasi kakilala ko pa siya since college. Okay. And then, nung umalis ako ng advertising, siya yung nagsabi sa akin, di ba't magsusulat ka ng songs as a hobby? Ganyan. Yes, yes. Bakit di mo subukan magsulat for our singers? Ganyan. Okay. Sabi niya, si Joey Albert, gumagawa ng album ngayon, okay, magsubmit ka sa kanya. Uy. So ako, parang, oh, exciting, ano? Parang hindi ko naman alam kung acceptable yung quality ng okay mga katawa. Kasi hobby lang naman. Yes, yes. Pero sinubukan ko, tapos yung pagre-record pa nun, cassette. Oo nga, cassette era pa. Oo, yung gaganon mo na piano, upright piano, tapos, nandun, record. Diretso kanta? Hindi, kasi yung tatay ko, meron siyang parang, ano tawag mo dun? Sing-along system. Sing-along system. S-A-S. S-A-S. Yeah, okay, okay. So, from the cassette, lalagay ko siya dun. Uh-huh. Yun yung gagawin kong minus one. Sing-along, oo, ganyan. Minsan okay, may backup pa yun. Aba? Take to take. So, palabo ng palabo yung recording mo. At pataas ng pataas. Oo, bumibig. Kasi magkaiba yung tape speed. Oh, yeah. Oh, yun. Oh, okay. So, ayan, fond memories. Pero gano'n, nagsubmit ako ng mga ilang songs. Okay. Natanggap naman yung isa for an album cut. Hindi masyadong naging hit song. Okay. But that started it, no? Okay. And then, shortly after that, the company was already working on their second album. Oh. So sabi ni Moyo, bigay ka naman ng song. Okay. So ayun, so nag-submit ako at no time na yun, medyo iba pa yung tono nung now that I have. Ako ayun, interesado ako diyan. Actually, may ipakita ko sa mama. Doon tayo, may mga. Hindi ito, yung mga sandali lang ang panahon. Oo. Para lang sa mga nada, para sa likod diyan. Gagawin kita back. JR. Doon kaya, back kita. Yan, diyan ka lang. Yan. Para pantay. Ang influence ko noon, mga Dave Grusin, mga aba, okay. I was trying to make it like a pop jazz kind of thingy, no? Okay. So parang yung chorus niya, parang something like it went like, now that I have you, everything just seems so right. Now that I have you, parang gano'n. Oo nga, gumugrusin niya. Oo, medyo gumugrusin. And then Moy said, kaya lang hindi namin kilala yung ganyan, gusto namin ballad. Okay. So sabi ko, oh sige, di ko natin yung bag. Now that I have you, everything just seems better. Okay. So parang, parang sabi niya parang, taasan mo pa yung melody ng chorus. Lumipad. Oo, para mas lumipad. So sabi ko, okay, mamili ka. Pinagpilitan ko yung chord progression na yun. Okay. So naging, now that I have you, everything just seems so right. Uh-huh. Sabi ko, Moy, ano mas okay yun? Or, now that I have you, everything. Sabi niya, yan. Yan ang galing ko. Mas maganda yan. Kailangan nangiginig din tayo. So si Moy, malaking bagay siya talaga. Doon sa, okay. Tapos magandang tip yung binigay niya na, alam mo, yung chorus, usually, yung melody nun, medyo nasa taas. Taasan ko siya. O, magandang tip. So that's, pangalawang tip na yan. Una, nakikinig ka sa kliyente. Yes. So, okay. Pangalawa, sa chorus usually, yun yung... Keep it high. Ayan. Pero, ang ganda nung melody. Kasi nagkaroon ng personality. Oo. Yung progression, pati, change it up, minsan nagkakaroon. Yung isa, yung pangalawang option 2 mo. Oo. Now that I have you. Parang
parang interlude lang eh. Oo, eh, parang... It didn't feel chorus eh. Yes. Ito parang... Yung biglang... Solid yun. Milestone yung kanta na yan. Dahil mega hit yan eh. Since then, nagbibigay na ako sa iba-ibang mga artists. Yes. Si Regine, naging suki ko. Oo nga, parang andaya mo eh. Oo, swerte ko na lang na si Regine Velasquez, isa siya sa mga, ang daming ni-record sa mga kanta ko. Gusto ko You Made Me Stronger eh. In You Made Me Stronger, so, yes. Yun. Isa sa mga una ba yun? Na yun, oo. Okay. In fact, it wasn't, parang nung binibigay ko lang siya kina Chito, Ilagan, basta it was a whole bunch of songs, tapos nagustuhan nila. Okay. I didn't expect that they would make it a single also. Uh-oh. So, you made me stronger by breaking my heart. Yun. You ended my life and made a better one start. Point of view. Talaga empowerment yun, ano? Para, di ba? Because all the things that you go through na kahit na masama yung loob mo, turn it into something positive for you. Mantibay yung kanda na yan eh. Sabi ko nga, ganyan ang songwriting. Tumutusok. Yeah. May ibig sabihin. Alam mo, kasi lahat na lang ng mga kanta kasi na naririnig ko nung panahon na yun, hanggang ngayon naririnig ko pa rin. Lagi niyang simula eh, nung una kitang makita. Kahit pakiusap ko, huwag na ko kayong gagawa ng kanta na nagsisimula sa nung una kitang makita o the first time I saw you or when we first met. So, parang yun lang i-establishing na. Oo. Ito yung nagpatunay na ang songwriting eh pwedeng bukal sa puso. I'm a first leg ka dyan. Is it hard to believe I'm okay? Sino yung ganito na isa pang Regine na song? Regine? Well, this one, it wasn't Regine who first recorded this. Oh, hindi ba? Dahil ito'y contest. Oh, wala! 1996. Kumita ka muna dito. Kumita muna. Nung time na yun, nanalo siya, pero hindi siya naging hit song. And then, ang reason na naging hit siya, kasi 2004, it became a song for whitening. Skin whitening. Yes. Yes, shine, ganyan. So we had to special thank our thanks friend. To Jet Baroma. Jet Baroma. Who at the time was working for an ad agency. Yes. And naisip niya yung song na to. Cause you make me shine. Yeah. Shine. Like the stars in the heavens. Shine. Yeah. Shine. You keep me shining. Ikaw ba kinitinig ka pa rin pag naririnig mo yung kanta mo sa tricycle, sa jeep? All the time. Hindi nawawala, no? Hindi nawawala. Mm. Parang yun yung best eh, pag narinig mo sa radyo, or sa TV, or pag madlang people ang kumakanta. Yes. Which of course, brings us to that other song, which literally millions of people. Millions talaga. Wala silang choice. Inutusan lang silang choice. Require ang mga paaralan. Nakantahin sa mga eskwelahan at sa mga simbahan. Correct. At maniwala ka, kahit nung huling punta ni Pope dito. Yes. Ito'y some 20 years later, kinanta. Naalala ko, napanood ko pa. Medyo dumampa yung camera sa'yo nun eh. Yes. Napanood ko dun sa Lunet. Quirino. Yes, oo. Correct. At proud na proud ako nun, kaibigan ko yan. Yeah. So, sorry, ang gumawa niyan. Correct. Ang Tell the World of His Love. Tell the World of His Love. Okay. A little snippet of that. A snippet. Let us tell the world of His love. Okay.
songs na parang feeling ko dumaan lang sa akin. Hindi siya, parang feeling ko si God yung nagsulat. Exactly. Inamit lang niya. Tapos, nailagay ko lang yung pangalan ko. Kaya lalo na when I was starting my career, I wanted to become, to make a name for myself as a composer. Uh-huh. Hindi ko naman alam na mangyayari talaga. Ang aim ko lang, makita yung mga pangalan ko doon sa mga credits, ganyan. So it didn't feel right for me to write a song na parang gospel, na parang praising God. Pero yung intention ko eh, para sumikat. All I did was just pray and say, God, you know, I'm joining this contest. It's like a God song. Mm-hmm. And I don't know if I deserve it, but if you think, if you'd like to use me, then go ahead. And then so I wrote the song, and the rest is history. Oh, yeah. For me, yung nasa-strengthen yung faith ko lalo. Whenever I look back at how everything happened, parang, hindi, parang binigay niya talaga sa akin because even the power that the song packs through the years, kasi pag people have made it their own, yun pa, parang, hindi naman, wala naman akong kinalaman sa pagiging malaki ng song. Yeah. Yung ibang tao na yung gumawa nun. Ano yung bumapasok sa isip mo every time you would write something as far as being very careful sa pagsusulat ng kanta? When it comes to lyric writing, gusto ko na medyo sounding structure niya. Okay. I liken it to building a house. If you build a house, you have a plan, you have an overall plan, yung mga poste mo, uulahin mo kailangan, solid yan. You don't start by, I'll build a room, and then, let's add another room, and then, Walang plano. Kasi parang feeling ko medyo kalat yun. For me, ano muna, ano yung overall groove? Ano, para saan ba yung song? Yeah. It has to have a purpose that has to be clear. Yes. Is it, am I writing to highlight the voice of a singer? Yeah. Or is it something that kakantahin ng maraming tao, in which case the melody needs to be very singable? Yeah. And then the lyrics, medyo title first ako eh. Title first ang approach ko. Oh, pero mas ikaw yun eh. Para kung lang ako paano title ng song. Obvious ba? Pero muna, bago tayo, itajay ko lang. Nakagawa ka ba ng kanta na hindi nabanggit yung title sa... Sa song? Oo. Parang hindi pa yan. Okay, so nililinaw ko lang. Importante kay Trina, yung title. Title. Kasi parang kumbaga sa produkto, yun yung brand niya. Okay. Yung pangalan niya. Alright, so you come up with the title. Come up with the title, and then... and a corresponding concept. Yes. Parang ito yung overall, and then if it's a verse chorus, the structure I decide on it early on. Is it going to be a verse chorus song or a verse bridge song? Kasi iba yung atake. Okay, no? Pag verse chorus, yung main idea ilalagay ko na dun sa chorus. Yes. Inuuna mo ba yung chorus? Inuuna ko siya. Okay. Para tinuturo naman natin lahat. Tinuturo. We're giving away bakit nga ba? Pero okay lang yan. But that's how I do it. Sometimes I work backwards. Pag gagawin kong last, gusto ko, if I want to end the song with the title of the song, I think it packs more power that way. Yes. Paatras. So, syempre, yun yung unahin ko yun. Oh. So, what rhymes with that? And then I build it backwards. Pag naman, tinuro mo na naman yun. So, ganun din ang ginagawa mo. Baka eh, syempre. Deductive, subtractive. Pero mahirap gawin. Mahirap gawin. So, yun yung part na kailangan nila. Pero, pag nagawa mo. Pag nagawa mo, sarap. Oh. Paatras yung ano, yung approach. So, you land on a more parang solid ground because the ground is already there. Nakaporma na siya. Okay. So, yung bagsak mo, pasok. Okay. Kaya pala, eskwalado, no? Yung mga letra mo, melodic structure mo. Medyo merong... Pasok na pasok eh. At saka yung mga binibitawan mong last line para, woohoo! Napapagano pa. Layo, you make me stronger. By saying goodbye. Yun eh, parang that's the whole feeling ko pinlano talaga yung ending na una yun. Then build everything. Pwede mo lang tapos ka, you made me stronger as one of the reasons yun ang ending mo. Pag hindi solid yung ano mo, parang at ang haba na ng chorus mo, wala ka pang pupuntahan. Okay. That's a very strong set of tips. Hindi lang yung isang tip. And then, napakadami. Pwede silang mag-research pa on verse chorus versus verse bridge. Yes. Iba pa yan. Iba pa yan. Mamaya, titingnan natin. Baka mapwede tayo makasama. Actually, meron akong verse bridge na song na nice with. Nananalo pala. O, mabilis lang. Sige, Yung Happy Valentine's Day. Ay, nako! Kakaingit yan eh. Nanalo siya ng second, palaging second prize. Story of my life, no? You are the queen of second prize. Yes.
always. Oh. This was second prize in pero naman sa the USA Songwriting Competition. Naman. Wala pang Pilipino ang lumagpas sa second prize. Yeah, correct. The prestigious the overall, USA Songwriting. Yeah, so this is a verse bridge song. Mm. So very lyric driven siya. Pag verse bridge, usually yung title ng song ay nasa last line ng bawat verse. Uy, tandaan yun, ha? The overall thought or summary is, how do you say Happy Valentine's Day sa mga taong sawi? I think one of the reasons this was such a powerful song is it built up from the beginning to the end, palala ng palala yung mga at stories. At saka yung ending niya, talaga. Oo. So merong broken-hearted, merong lonely, merong lonely broken-hearted, yes. And then the last verse, goes something like this. Ito. Pakinggan nyo, naku po. Pagbigay na iyak, ewan ko na lang. It's Valentine's Day again. Last verse. Jay's got the flowers, but somehow it's not the same. Though he knows April's happy, cause all he can do is set them on her grave. It's been 2 years since she passed on, but somehow the pain just lingers on. And no other day can magnify it like this day. To a grieving heart, how does one say Happy Valentine's Day? Happy Valentine's Day to somebody na nagluluksa. So, pero ang pamatay niyo, hinolbo ng hinolbo, may flowers, may hawak, saan niya nilapag? Sa libingan pala. So parang, we love songs na merong twist at the end. Yan yung kantang hindi mo bibitawan hanggang dulo eh. Minsan sinasadya yun eh. Yes. Para, pakinggan mo, hindi pa. Di tapos. Pag pinatay mo ahead, yun ang nangyari sa akin, first time ko pinakinggan. Nag-turn off na ako. Ah, so, nung pinakinggan ko ulit, andun pala sa huli yung punchline. Obviously, hindi ako nakikinig. May mga songs that require more active listening. Kasi minsan din, pag yung first few lines, baka nag-tune out din yung tao. Yes. Hindi rin kagandaan. At i-hold muna natin yan. Yes. Habang bitin na bitin pa sila, yes. Ay i-hold muna natin, mag-break muna tayo. Okay. May kasama ka ditong kosa. Yeah, so for the laging maraming first, pero after 25 years, may first time kang ginawa sa buhay mo. That's right. Ayan, mamaya malalaman natin. Tip, kasama natin yung isang mabangis na isa sa mga matinding future ng OPM. Sabihin ko future para nakakabata ang dating. No? Yes. Isayan Aquino, kasama niya dito. Okay. Meron siyang bagong awitin, likha ni Trina, at excited ako! Pag-break naman ng team, this is my story. This is my song. They are Trina Belamide!